hindu natin. Sige. Sige, sir. Our pressure is doughball. So we'll be making some dough skin from our fresh doughball. So here's the dough skin. And Franz will be making to how to make it in like this one. For the edge lock. So Franz, you can show us the edge lock. Really, yung edge lock, sa umpisa, kinukuha natin, mag-roll back muna tayo sa dough. So parang ball muna siya. Yes. Parang ball muna siya dough. Yes. Kukuha tayo ng roll back to paint a 1/2 border. Iikot natin yung dough sa mga daliri. Then ito yung lalabas niya na 1/2 para sa border niya. And then, gagawa tayo ng edge lock para pag naluto yung pizza natin, hindi magkakaroon ng bubbles sa edge. Ngayon sa pagdating sa crust, yun yung may yes. Tapos, i-stretch natin yung dough para lumaki yung size niya sa original size. Tapos, then i-turn natin siya sa light side dahil para yung pag naluto yung pizza natin, tama lang yung kulay. So, pag after na ng light side, kukuha tayo ng 1/4 na border para yun na yung palalabasan yung finished product na tama lang yung crust niya kasi minsan hindi na natin nakakakain siya sa sobrang laki. Then, yun na. Then, kukuha tayo, ganito yung ginagawa pag kumukuha ng 1/4 yung border niya. Dapat consistent. Pati yung sa thickness, bubbles free, and dapat round shape, slight side up. Then dinadak natin siya, gumagamit tayo ng needle tip dower para idak yung dough, para hindi siya magbubble sa loob ng oven habang naluluto. Then ito na yung finished product na yan. So yun, so ganyan yung finished product. Tapos bago itap ni Franz yung ano, yung itap niya yung ingredients sa pizza natin. Kung makikita na kung ano yung angst natin sa mga ibang competitors kasi ang Papa John's has ano has be as an imported ingredients kaya yun lang gumagamit kami ng imported ingredients sa galing sa States well except for vegetable na perishable siya madali siyang ma-perish kaya dito sa local market kami kumukuha pero like our ano bang mga tomato sauce natin yung mozzarella cheeses natin lahat yun ano siya ito ang imported ingredients siya. So how about the ham and the salami? Is it imported also or from the local market? Well, ito sir yung ham natin is Canadian bacon siya, so imported siya. So yun, imported ingredient siya pero sa local market natin siya pinipurchase. Pero except for this, makikita natin sa pizza natin, yung tomato sauce natin, yung marinara sauce natin, or yung sauce na ginagamit for pizza, nakakan talaga siya for for non-mong Papa John's, nakapackage ng Papa John's. So yun, so sige, paano na natin. Bali, lalagyan na natin ng sauce yung skin ng pizza natin. Bali, ito yung ginagamit natin is 5 ounce scooper. Bali, 1/2 lang siya dahil 12 inches lang siya ng room size. 1/2 lang siya ng 5 inches. Then, meron po tayong foot burger na tinatawag. Kasi, parang hindi siya umabot dito sa class dahil pag naluto siya, magkakaroon siya ng dirty edge or red edge. Then, sa gitna siya, pupur natin siya sa gitna ng skin. Then, i-spread out natin siya. Dapat no raising stripes and evenly distributed yung pizza sauce natin. So, lalagyan na natin yung pineapple. By the way guys, ang ginagawa natin ngayon is 12 inches na pineapple pizza, Hawaiian pizza. Okay. So yun. Balik. Next, dalagyan natin yung ingredients na from the edge ng sauce. Then,
yung dapat equally distributed ng kusha. Then yung Parisian bacon natin. After natin lagay yung ingredients, lalagyan na po natin siya ng cheese sa ibang. Bali, ang... Anong cheese yan? Ang mozzarella cheese. 100% mozzarella cheese. Then 1 cup siya, 1.5 cup. Then from the edge, meron tayo tawag na cheese slab. So there, ito na yung Hawaiian pizza natin, 12 inches. And then ang serving, ang cooking time niya is 10-15 minutes. Mm-hmm. Ang cooking time niya is 10-15 minutes. Tapos, kapag sa-serve sa Papa John's kasi, ang trademark din ng Papa John's, kapag sin-serve kasi ang pizzas natin, meron siyang pepperoncini at saka meron siyang garlic dipping sauce. So if you're fan ng Papa John's, ito yung magiging trademark natin. So sino na nakatikim nito? Yun, I'm sure marami na. So yun, so ang history kasi nito is, itong pepperoncini, linis kamay ko, ito pepperoncini, hindi naman siya sobrang angkang eh, kasi pickled siya. So yun, so if ever na gusto ninyo na nailagay siya sa pizza nyo, or kainin nyo separately, kung pepperoncini muna tapos pizza, or vice versa, pwede rin naman. And of course, our trademark, yung garlic dipping sauce. Some of our pizza lovers kasi, they tend to use this, or they tend to eat this, especially in crust. Kasi syempre, yung crust natin, syempre, ubos na yung flavor nyo, di ba? Ubos na yung flavor ng pizzas. So, matitira naman yun yung crust. And some of the pizza lovers kasi, they tend to make it adapt the crust. So, yun. So, ang ginagawa nila is dinidip nila sa crust. Or, pwede naman kayo na, or pwede namang ipaligo, i-pour nyo dun sa pizzas nyo. So, yun. Ayun. So, ang serving time, ang cooking time nyo is 10 to 15 minutes. So, yun. So yun, so ang Papa John's, magkakaroon na tayo, we have 16 branches, NCR only, National Capital Region. And then next week Friday, we're going to open our 70th branch in Banabe, in Quezon City. So yun, so watch out for that, and then you can visit our website at www.papajohns.com.ph. Or you can like us on Facebook, Papa John's Philippines, or sa Instagram, pwede tayo mag-Instagram ngayon, and then hashtag Better Pizza. So yun. So yun. So if you have questions, you can throw me some questions so I can answer it.